Hi mga ka-extreme, good day po sa inyo. Pag-usapan po natin yung sa wing nila ng ating mga ibon. Hello guys, today almost forgot to click my dad's YouTube channel. Don't forget to subscribe my dad's YouTube channel, Extreme Distancing Na! Tanong nga din po ito ni Mar Tony Mustoles, paano nga raw tumingin sa pakpak? And ako po, about sa pakpak, ito po yung pinaka gustong-gusto kong pakpak nila at mga pinaparami ko sa breed ko. So ito ipapakita ko sa inyo. And disclaimer lang po ito at based only sa experience ko. So, ito, pakita ko sa inyo. Based lang sa rin sa experience at observation ko at analysis sa kanila. At na-observahan ko ito sa during sa pagtotos ko sa kanila. Ito. Ito pa yung isang example na gusto ko yung wing nila. Ito. Yan. Makikita nyo yung primary feathers nila is mas mahaba. Yan. Teka eh. Yan. Para mas makita ninyo. Yan. Ito pong tatlo, minsan apat po yan. Yan ang mga isa sa pinaka gusto kong wing nila. Magtatanong po kayo, bakit po? Kasi po, naobserbahan ko sa mga ibon, lumilipad po sila ng paganyan. Talaga, Daddy? Bakit po sila lumilipad ng ganyan? Alam niyo po ba, nag-create sila ng propulsion. Propulsion? Parang alam niyo yung propeller ng, ng mga speedboat. Yan, isa po yan sa nagpapabilis sa kanila. Kapag, ang advantage po kapag ka mas mahaba yung wing nila. Yan, napansin ko yan. Nag-create sila ng parang propeller. Kaya sila mas mabilis. Ngayon, yung ibang mga ibon na napapansin ko, lalo yung mga sprint birds, kung lumipad po sila, paganyan. So, hindi po sila masyadong makakreate ng propulsion dahil may iksi po ang kanilang mga primary feathers. So, mas marami silang wing beat kesa sa mga mahaba ang primaries. Na less efficient, less ang ano nila, ang effort nila, pero mas mabilis ang tinatakbo nila. So, ayun. Iyan ang isa sa mga pinaka-importante sa akin. Kung napapansin nyo, yung mga umuwi sa akin ng mga 1,200 kilometers, is lahat sila, lahat mahabang primaries.
So, talagang may advantage po yung wing na ganun pagdating sa long distance races. Kasi mas less ang ano nila, ang anong tawag dito, yung strain sa muscle nila sa wing. Kasi nga, hindi na masyadong, parang nagkikreate lang sila ng propeller. And kung mapapansin nyo, may mga ibo na, mapapansin nyo na pag lumilipad, yung paisa-isang ganon. Napapansin nyo po ba yun? Na, tapos makikita yung paisa-isa, mabilis. Yan, efficiency po yun. Efficiency po nung wing beat nila. Ngayon, yung iba, napansin ko, ganyan lang lumipad. Yan. Pero yung mga mahaba ang primary feathers, tapos yung paggaspas sila pa isa-isa, yun, parang nakikita nyo, umiikot yung ano, yung pakpak nila, nagkikreate sila ng bilog, na propulsion. Parang propeller, kaya mabilis. Instead na ganyan lang, pababa, wala sila nakikreate. So, kaya mas mabagal ang lipad nila. Pero yung mga ganito lumipad, pa isa-isa, yan, nagkikreate sila ng propulsion. So, ayun. Yan po yung isang pinaka-importante sa akin pagdating sa wing. So, ito, papakita ko sa inyo yung isa, ang difference nung isa, ayan, nung mahaba ang primary feather sa hindi. Ito, ipapakita ko sa inyo yung isang ibo na mahiksi ang primary feathers. Hours later. Seven hours later. Ito po. Ito po isang example na speed bird. Nakita nyo? Para makita nyo mabuti. Nakita nyo ito. Pantay-pantay lang po sila. Makita nyo yung primary feathers niya is hindi mahaba. Ayan. So, itong mga ibon na to, napansin nyo sinasabi sa inyo, propulsion, pag nag-wing beat sila, hindi sila makakreate masyado ng propulsion. Gawa ng maiiksi po yung pakpak nila. And kung makikita nyo, ang mga itong end flights na to, hindi siya maninipis. Makakapal siya. So, hindi siya masyadong makakreate ng propulsion. Kumbaga yung propeller na tinatawag. So, itong ganitong mga ibon, kadalasan, mabilis lang po magaspas. Puro pababa. So, doon sila nakakakuha ng pilis. So, more strain sa kanila, sa wing nila. Kaya sila hindi umaabot sa long distance races kasi pag mabilis lang ang panglaban nila, mabilis yung wing beat nila. So hindi sila tatagal pagdating sa long distance races. Unlike yung mga mahaba ang primary feathers, kapag sila nakakapag-create sila ng propulsion. Kaya tapos pa isa-isa lang, hindi nila kailangang mabilis ng beat ng wing. Kasi dahil nga nakakatulong yung kanilang primary feathers na mahaba to make it more efficient. So, ayun. Ito isang klaseng sprint na wing. And yeah, ito nakikita niyo. Ito isang klaseng speed bird. Ito po ay Red Boss Johnson Speedbird. So, ayan. Isang klaseng speedbird. So, hindi ko po ito binibreed ang mga ganitong klaseng pakpak. So, anyway, until next vlog po natin. Magandang araw po sa inyong lahat and hope may natutunan po ako kayo sa ating video. Don't forget to click and subscribe na lang po sa ating
channel para sa mga next very important videos to share about long distance racing. Thank you and God bless to all of you.